guys, ang ipapaliwanag ko naman ngayon is about yung kinematic equation. Sabi ko sa isang video na magbibigay ako example about sa binigay ko nung nakaraan, pero hindi mo nakala kasi baka makaligtaan nyo to na dapat palang tandaan. Isa rin to na dapat natin tandaan sa aspect na pagsagot doon. So, ito is about sa kinematic equation. Kinematic equation. Ang pinakamahalaga na tandaan mo sa mga aspect dito ng unit ng kinematic equation ay yung distance. D is distance. G is gravity. T is second. B sub I is initial velocity. Then, B sub F is final velocity. Sa unang formula ng kinematic equation, may formula dito na final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time, or G, which is yung gravity, GT. Ang pangalawa namang equation is D is equal to final velocity plus initial velocity divided by 2 times time. Ang pangatlo naman is D is equal to initial velocity times time plus 1/2 AT squared or GT squared. At ang pang-apat naman is final velocity squared is equal to initial velocity squared plus 2 times gravity times distance. So ayan ang apat na dapat talagang nating tandaan upang masagutan yung kinematic equation. So paano mo to malalaman kung dapat bang gamitin yung law 1, law 2, yung law 3 at law 4 para malaman natin kung paano to sasagutin. So kapag yung law 1 is yung final velocity is equal initial velocity plus gravity times time, ang gagamitin mo para makuha yan is iisipin mo sa tanong kapag wala siyang binigay na distance. Kapag walang binigay na distance ang isang tanong, ibig sabihin law 1 ang gagamitin. Bakit? Dahil sa law 2, law 3 at law 4 dito, lahat ng iyan ay may distance. Sa law 2, law 3, lahat yan may distance, distance, meron rin dito ng distance. So in common sense, hindi ka pwedeng maglagay ng distance dito sa iba kung wala namang binigay dito sa law 1. So ibig sabihin yung law 1 lang na kapag missing yung distance, law 1 na agad yung gagamitin. So pangalawa naman is yung law 2. Yung law 2 ang gagamitin mo naman kapag nawawala yung gravity. So gagamitin mo to kapag nawawala yung gravity or yung acceleration. Bakit? Kasi sa law 1 merong acceleration or gravity, sa law 3 meron acceleration or gravity, sa law 4 meron din ditong acceleration or gravity. So it means to say kapag wala yung gravity or acceleration na binigay, law 2 na ang dapat natin gamitin. So sa law 3 naman, D is equal to initial velocity plus 1/2 GT squared. Ang gagamitin mo naman is kapag nawawala yung final velocity. So kapag nawawala yung B sub F or final velocity. So bakit natin sasagutin gagamitin yung law 3 kung wala yung final velocity? Bakit? Kasi sa law 1, kagaya lang ng sinabi ko, sa law 1 merong final velocity diyan. Sa law 2 may final velocity diyan. So sa law 3 may final velocity. It means to say kapag may binigay na final velocity, hindi na to law 3. Pero kapag walang final velocity sa tanong, ang gagamitin na natin na formula is etong yung law 3 na D is equal to initial times time plus 1/2 GT squared. So yung pang-apat naman is yung law 4, ang gagamitin naman natin kapag nawawala yung time. So kapag nawawala yung time, ibig sabihin ang law 4 na yung gagamitin natin. Bakit? Dahil dito sa law 1, merong time. Sa law 2, merong time. Sa law 3, merong time. So it means to say na kapag wala yung time sa tanong, ang gagamitin natin is final velocity squared is equal to initial velocity squared plus 2 gravity times distance. So, ito naman, magbibigay naman ako ng example patungkol dito kung paano natin madedetect o malalaman kung ano yung given or at ano yung nawawala sa tamang pagsagot dito sa kinematic equation. So, example,
bago, post nyo muna para sagutan nyo muna, try nyo kung ma-apply nyo dun sa loan na binigay ko. So, game, okay na ba? So, when Allen is walking, he saw a cotton fruit that fall out a tree and takes 3 seconds to strike the ground. How high was the apple from the ground? So, kung iisipin natin, ang mga binigay dyan is yung 3 seconds. So, time is equal to 3 seconds. Sis ang sabi, nahulog siya. So, since alam naman natin na may gravity sa Earth, we can assume na dapat natin siya lagyan ng gravity, which is negative 9.8 meter per second squared. At sumunod naman is, may since bago ito mahulog, habang nasa air siya, so, i-visualize ko. Yes, ito yung cotton fruit. Nasa puno. So, kunahan nasa puno, nahulog siya. So, dito, since nasa zero siya, so, initial velocity is zero. So, ibig sabihin, may initial velocity tayo na zero. Tapos, yung tanong is, ano daw yung height o yung height mula taas hanggang baba? So, yung D is yung hinahanap. So, kung yung hindi yung hinahanap, kung isipin natin dito, wala ditong binigay na final velocity. Since sa lottery, ang sabi, yung loan na binigay ko kanina is D is equal to initial velocity times time plus 1/2 GT squared. So, gagamitin mo to kapag wala yung final velocity. Tanong, may binigay ba dito na final velocity? Di ba wala? So, itong formula ang ating gagamitin. Since nawawala yung distance, ang gagawin lang natin, isa-substitute natin itong nakuha na to dito sa formula na nakuha dito. So, D is equal to, ano yung initial velocity natin? 0 time 3 seconds plus, ano yung plus 1/2 times gravity sa Earth is negative 0.8 meter per second squared. Ano yung time? 3 seconds squared divided, So, 0 times 3 seconds plus 1/2 negative 9.8 meter per second squared. So, 0 times 3 is 0. So, pwede natin cancel. Ang matitira na lang is 1/2 minus 9.8 meter per second squared times 3 times 3 is 9. Then, s times s is s squared. So, kung natira na yan, pwede natin i-cancel itong s sa baba at sa taas, kaya matitira na lang is meter. So, D is equal to 9.8 times 9 is equal to 9.72, kaya 7, 9 times 10, 81, 88.2. So, 88.2 meter divided by 2. So, D is equal to negative 88.2 meter divided by 2 is negative 44.1 meter. So, ang height daw niya is negative 44.1 meter. Pero since ang tanong lang naman dito is height, we can consider na ito ang height niya is 44.1 meter. And that's all. Thank you. Another example. A bike is traveling to the right with a speed of 10 meters per second when the rider slammed on the brakes. The bike skid for 10 meters with a constant acceleration before it comes to stop. Question: what was the acceleration of the bike as it came to stop? So dito sa tanong, ang binigay doon na speed, ang kanyang initial speed daw is, initial speed is 10 meter per second. So, 10 meter per second. So, ang kanya namang distance is, when the rider slams on the brake, the bike skid. So, for 10 meter. So, nung nagpreno daw siya, yung na-skid daw nun is 10 meter. Or, nung pagkapreno, yung tumuloy pa siya is 10 meter. So, distance is 10 meter. So, yung ano yung final velocity niya? Since, habang nag-ride siya, nung napapreno siya, so ibig sabihin, umistop siya. So, halimbawa, so paliwanag ko. So, kung ito yung nagbabike, so, ano ba yung tsura nun?
So nagbabike siya. Ang kanya daw na initial speed is 10 meter per second. Ngayon, nung nag-drive siya, bigla daw siyang napapreno. So, nung napapreno na yung nag-bike, so, ang kanya niyang final velocity is 0. Bakit? Kasi nga, huminto siya. So, no motion, no velocity. So, hindi siya gumalaw, kaya ang final velocity niya is 0. So, ang sabi naman is, the bike skid for 10 meter. So, 10 meter. So, 10 meter siya. So, ayun ang tanong. What is the acceleration? So, yung final velocity niya is 0 meter per second. Acceleration is unknown. Since kung mapapansin nyo dito, wala siya diyang binigay na time. So, alam natin yung pang-apat, ang formula is final velocity squared is equal to initial velocity squared plus 2 a acceleration times distance. Yung kanina, kung binigay ko dito is gravity kapag free fall, kapag man naman, hindi naman siya free fall, gagamitin natin is acceleration. So, ito, isa-substitute lang natin siya. So, ang kanyang final velocity is 0 meter per second squared is equal to initial velocity 10 meter per second squared plus 2 acceleration, which is yung unknown. So, pwede natin gawin siyang x. Yung distance is 10 meter. So, ang mangyayari, ang final velocity magiging 0. Ang initial velocity 10 meter squared meters 10 meter per second times raised to 2. Ang magiging sagot is 100 meter squared per second squared plus 2x times 10 meter. So, ang gagawin lang natin, kailangan may iwan lang tong 2x, which is ito yung acceleration. So, ililipat natin ito sa kabila para ang matira naman, para malipat ito, which is sa tinatawag natin sa equalities, dapat kung itong 100 ka dito, nabawas ka dito ng 100 meter squared per second squared, dapat sa kabila maglalagay ka rin ng 100 meter squared per second squared para makancel. So, equal 2x times 10 meter. So, kung ayan yung ganyan, kailangan i-divide mo ang natitirang 10 meter. So, sulat ko lang muna. So, i-divide mo tong 10 meter both side. So, i-divide mo tong both side by 10 meter. Both side by 10 meter. Makakancel tong 10 meter at ito naman ang matitira. Negative 100 divided by 10 meter. So, negative 100 meter cube meter squared per second squared times 1 over 10 meter. So, ito is equal to 2x. So, ito, makakancel itong meter sa baba at makakancel na itong 2 kasi may iwan sa taas. So, ang matitira na lang is ang matitira is negative 100 meter divided by 10 second squared is equal to 2x. So, negative 100 meter divided by 10 second squared is negative 10 meter per second squared is equal to 2x. So, negative 10, kailangan ang matitira na lang yung x. So, i-divide natin siya both side by 2. Pag dinivide natin siya both side by 2, ang matitira x is equal to negative 5 meter per second squared. So, yung acceleration daw niya is negative 5 meter per second squared. And that's all. Thank you. At